Welcome back na naman po sa ating channel, mga Katrisyon Hunter. Nandito na naman po tayo magbabalik upang magbabagi ng ilan po sa mga ating na-treasure na mga gemstone o antique jade. Ito pong ating hawak ay isang uri po ng antique jade na tinatawag nilang dragon design. So, sa sobrang kalumaan na siya po ay green, light green at naging halos brown na parang naitim sa sobrang tagal ng panahon. Pero nung una yan, nung siya ay bago pa kinarb, ay maaaring green yan. At maaaring naibaon sa lupa yan. Nung una pang panahon bago na ilagay sa kahon at nangitim, mga katirantir, sa sobrang tagal ng panahon. So pag translatean po natin, ang lumalabas po ay parang nagre-reflect yung loob kapag laser ang ginamit natin. So usually laser naman talaga ang ginagamit sa pang-plus light ng mga jade. So nagre-reflect po siya. Ito po ay kabilang sa tinatawag nilang antique dragon design ng Ming Dynasty. So siya po daw ay nasa Ming Dynasty. Ayon po sa isang kakilala natin na alam niya yung mga dynasty na design. So Ming Dynasty daw ang jade na dragon na ito at kabilang sa tinatawag na mamahaling uri. Pangalawa, ito po ay ang Buddha na light green. So genuine na jade po ito na light green. Kapag preslaitan natin ay nagre-reflect yung bato na jade sa loob. So siya po talaga ay genuine na jade, light green. So pag sinabing jade, isang uri ng mamahaling bato. So ito po ay ang bangel na sa sobrang kalumaan niya ay halos na itim. Siya po ay brown jade, pero sa sobrang tagal, makapansin natin hand carved yung pagkagawa niya at halatang ang design niya ay umabot na ng halos 500 taon o maaaring mas higit pa, sapagkat ang jade ay halos kaparehas na ng kahoy na ironwood o mga tugas na kung saan ay parang sa sobrang kalumaan niya ay nagbako-bako na o bumubukol-bukol na sa sobrang tagal niya. So bangil po ang tawag dito sa brown jade na halos umitim na po at ang design ay kakaiba, mga ka-treasure hunter. Ang sunod po ay itong isang uri din ito ng jade na actually hindi pala jade ito, onyx. Ito po ay isang onyx na parang jar. Black onyx ang tawag nito. So mga black onyx ay isa din po sa mahalagang bato nung sinaunang panahon. So balik ngayon ay marami na po nakukuhang black onyx. Maring bumagsak na rin ang presyo ng black onyx. So ito ay ang antique jade na dragon design na light green. At halos nilumutan po ang loob niyan. Kapag sinisilip natin, halos nilumutan na yung loob. At yung dragon ay parang, tingin natin ay parang kakaiba yung design niya, na parang isda na kung saan may kinakain na bula. So pag plasnate na natin, natagos siya, ibig sabihin translucent o transparent yung uri ng jade. Pag sinasabing translucent, transparent siya po ay mga icy jadeite o jade na icy na sinasabi nilang isa sa pinakamahal na uri. Subalit hindi masyadong napalish, hindi masyadong napakinis sapagkat siya po ay lumang design. Susunod, ito po ang parang dahon na jade na green na mayroon siyang dark green na halo. So kakaibang mga design. So napakarami pong design yan. May black jade din tayo, kaganyan black jade. Mayroon din po tayong makikita niyan sa mga pamilihan sa eBay o sa online. Subalit pag plaslaitan natin, green yung loob. Pag sinilip natin sa loob, siya po ay green.
So black siya pag tiningnan, pero pag naka-plus light, green yung lumalabas. Yan po ay isang uri ng jade. Black jade ang sabi nila, pero green ang loob. Nakaiba, parang emerald, mga treasure hunter. So marami-rami ang mga bato ito. Ito po ang sumunod ay isang uri din ito ng batong emerald. So nag-green light siya kapag inaslayta natin, green ang lumalabas. So emerald cut na ginawang pendant yung batong ito. Maaring green jade or emerald. So hindi pa nasuri ng maigi yan. Ito ay green jade, mga treasure hunter, itong hawak. Parang dahon ito. So dark green yung kanyang pantal o halo. So dark green kabilang po sa tinatawag na imperial green. Yung jadeite jade, isang uri ng mga mamahaling bato. So pindan po yan. Ito ay isang uri ng pindant na white jade na mayroon siyang pantal na green. Hindi natin alam kung anong design nito, pero parang may pantal siya na green na pindant. Yung mga tali na yan ay siyempre ang iba dyan ay tinali na lang, at ang iba dyan ay original pa. Ang iba dyan ay tinalian na lang. So, ito mga bato talaga, pag tiniktik mo ay halatang bato talaga ang tunog na ito. Pag i-clinch nyo ay talagang bato siya, na nababasag ang mga jade kapag inuntog natin. Ito ay para siyang hindi maintindihan yung design, yung iba hindi natin malaman. Para siyang seahorse. Kapag tinignan natin ay parang seahorse yung design. Siya ay pendant din o pabitin sa bahay. Yan ay mga antique jade na light green. Mga seahorse, double seahorse yata yung ulo nito. Marami pa pong disenyo ang hindi natin na ipakita. Ito ay isang uri ng yellow orange na jade. Pag-translate natin na translucent siya, transparent. Parang dragon din ang design niyan. Ito ay isang uri ng jade na light green na mayroon siyang barko sa likod. Para siyang tigre o lion. Hindi malaman yung itsura. Si alanganin lion, alanganin tigre. Basta iyan ang design niya. Kakaiba. Halatang luma, antique. Ito ay turtle jade, light green. Na may pagka-brown. Kasi sa sobrang tagal niya ay parang naging brownish siya. Na-expose sa moisture o sa temperature na malamig o mainit, magkakaroon po ng discoloration o pagbabago ng kulay kapag sa temperature na expose ang jade. So, yan, pag pinaslayta natin ay halos na ilaw yung bato sa loob. Sunod ang batong ito ay box pala ito. Itong box na ito ay bago pa ito, nahalo lang. Hindi ito kasama. Hindi yan kasama sa kung nahalo lang natin yan dyan. Pero isa rin yan sa vintage din ito. Luma. Hindi naman ganun katagal, ivory yata ito. Parang ivory. Sungay ng ano, ng elepante, kumbaga. Mahal din ang mga ganitong ivory. Subalit bawal ang pagbibinta nito ngayon, mga ivory. Pinagbabawal. Made in India o made in Thailand yan.
nabura na yung tatak eh. Ito ay yellow jade. So itong hawak natin ay isang uri ng jade na rare. O mahirap din hanapin ang mga yellow jade. Eh, karaniwan kasing mga jade ay light green ang marami white. So barit ang yellow ay bihira, tricolor, mayroon din bihira din ang tricolor, tatlong kulay. So siya ay isang uri ng Buddha na yellow jade. So pag sinabing yellow jade, special sa mga Inchikian, parang ginto din. So sa dami nito, hindi natin maubos to ng isang oras. Ito pa ay puti na jade na Buddha. Pindant. Mga pindant po ito karamihan. So Buddha yan na puti na jade. Halo-halo na ito. Mayroon din na collection na dyan na bago. Mayroon dyan luma sa pagtitreasure. So nahihalo yung mga marami dyan. Kumbaga na koleksyon na yung na treasure, na koleksyon yung mga na kolekta na galing sa mga tao, at yung iba dyan ay nahukay. So yung nahukay dyan yung mga maiitim. So yung mga hindi maiitim dyan ay na koleksyon lang yan. Subalit isa lang din yan, treasure hunting pa rin. Pag sinabi kasing naghahanap tayo ng mga kayamanan, ay kabilang na din yung pangungoleksyon at isa din sa pagtitreasure hunting. So salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Thank you very much. Thank you for watching.